Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At welcome back sa ating channel, Tokis ni Pidol. Bago po tayo magsimula mga kababayan ng ating topic for today, let me do the shout out at pasasalamat sa ating mga followers and subscribers. Yung mga masisipag pong mag-comment like Mighty Baisa, Rowena Takimura, Riz Channel, Inday Oslay, si Voltage Moto, si Merlito Lobo, si Hattori Hanso. Yan po yung mga mangilan-ngilan na masisipag magkomento sa ating mga videos. And special shout out kay Ilocana Kana at kay aming pamangkin na si Ira from 13 Martires ng Cavite City. So, ang topic po natin for today ay ito pong magandang ginawa ng Pangulo sa Camarines Sur. Meron po tayong naunang video dyan. Yan po yung condensed version nung mga kanyang mga nilunch na mga benefits para po sa bayan ng Camarines Sur, lalo na po sa Naga City at sa Pili. No? Ang isa po sa mga pinasanayan ng Pangulo ay yung kauna-unahang Kadiwa store sa Camarines Sur. So magtataka kayo, bakit Camarines Sur? Diba sinabi natin sa unang vlog, balwarte yan nila Lenny, balwarte ng LP dyan. Sabi pa nga nung mga tao dyan dati, hindi namin papapasukin dito si Bongbong during the campaign period. Kasi hindi siya mananalo dito. Which I believe hindi nga po siya dyan nanalo eh. Diba? Kasi nga, bellywick po yan ng mga liberal. Pero kay Pangulong Marcos, since siya na ang Pangulo, wala pong masamang tinapay. Politika nila yon, political color nila yon. Sa kanya, he will help these people dahil sila po ay mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Yan po. Walang kulay-kulay. Walang dilaw, walang pink, walang pula, walang asul, walang berde. Kundi tayo po ay mga Pilipino. Yan po ang tatak Marco sa aking opinion. Kayo po. May iba kayong opinion, comment down below. So dito po sa PCO, yung kanilang FB page, ang dami po ito patungkol dun sa kanyang ginawa sa Camarines Sur. Sabi to dito, inilunsad ngayong araw sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kadiwa ng Pangulo sa Pili, Camarines Sur. Ipinagpapatuloy ng programa ang mga naunang insentiba na Kadiwa Store, Kadiwa Pop-Up Store at Kadiwa on Wheels na naglalayong tulungan ang mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba at maliliit na negosyo sa pagtitinda ng kanilang mga produkto. Ang Kadiwa ng Pangulo ay inilunsad din para makapagbigay ng mas murang alternatibo para sa mga mamimili sa gitna ng pangdaigdigang pagtaas ng presyo ng bilihin. So meaning, nagtayo po doon ng Kadiwa para po magtulungan tayo. Para kung napakamahal po ng halaga ng presyo, halimbawa ng sibuyas, sabi nyo, 700, sa Kadiwa may 170. At least affordable ng kahit papano. Di po ba? Sino ang hindi matutuwa dyan? At sinabi rin po ng Pangulo dyan na yung sinabi niya noon, no, during the interview dun sa campaign period, na hopefully sana ang presyo ng isang kilong bigas po sa atin ay nagkakahalaga na lamang ng 20 pesos. At ayun po ay parang maaabot na natin. Ayan po ang sabi niya. Speaking during the Kadiwa launch in Pili, Camarines Sur, the President said the program, which started as Kadiwa ng Pasko last year, is successful in bringing affordable basic commodities to the people. Makikita ninyo, halimbawa yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na noong bago ako upo na sana, mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 pesos. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 pesos na tayo. Kaunti na lang, maibababa na natin yan. Tapos, yung ginawa natin, halimbawa doon sa sibuyas, ganun din. Para biglang nagtaasan lahat, e kulang sa production. Ginawa namin ay dinagdagan natin para bumaba rin ang presyo. The chief executive noted that a similar initiative was carried out by the government when sugar prices rose to more than 100 pesos a kilo, noting sugar price is now at 85 per kilo. Also, please, merong ginagawa, di ba, naalala nyo, importation. Ito pong maganda, no?
Lahat po ay binibigyan din natin ng pagkakataon yung mga maliliit na negosyo sa bawat lugar kung saan yung kadiwa para maroon silang lugar para ipagbili ang kanilang produkto. Yan. Ang maganda po dito, no, kung tayo po ay self-sufficient na sa production ng mga agricultural products sa ating mga isda, maiiwasan na nating mag-import. Kaya nga po sa ating previous vlog, diyan din po, no, binisita niya po yung coconut processing, no, pati sa fisheries. Sila po ay nagplano na magtatayo ng 11 cold storage para po maiwasan ang pagsasayang, ang pagka-spoil o yung pagkapanis ng mga produkto natin tulad ng mga isda at ilang agricultural products na madaling mabulok, mapanis. No? At dahil dyan, kung sakaling yan, ha? Kung sakaling ito ay mai-implement, gaganda ang production natin, so sobra, mailalagay sa cold storage, tapos kung nawalan ng supply dahil hindi po panahon, hindi siya harvest season, pwedeng ilabas yun, hindi na kailangan nating mag-import. Kung mag-i-import man, ay supplement lang. Maliit lang, hindi na tulad ng 350,000 metric tons, hindi na po. Siguro, ang i-import mo lang, baka 10 metric tons, 5 metric tons, kasi to supplement it, para may buffer stock ka, meron kang laman sa buffer, para halimbawa, tulad ng pag-aani ng sibuyas, April, mag-aani ka. So, kung kulang ka na ng February, tantangin mo. Siguro mga 10 metric ton lang yan. Meron pa naman tayo dito, 4 buffer stock lang. Para hindi tumaas ang presyo. Ang problema lang natin dyan, mga kababayan, ay yung mga mandarambong tulad ng mga smuggler, yung mga traders na mapagsamantala. Yun po. Sana naman hindi po ganyan. No? Ito pa po. The current government trust is to assist micro, small and medium enterprise o yung MSMEs recover from the impact of the COVID-19. President Marcos said, explaining MSMEs comprise 99.5% of the country's small businesses. Correct po. Maliliit lang na porsyento talaga yung malalaking korporasyon. Pero ang dami pong mga micro, small and medium enterprises. No? So, tulungan na lang po yan. No? Ngayon nga lang, meron pa rin against dyan. Yung sinasabi ng Pangulo na sana magkatotoo po yung 20 pesos na presyo ng bigas. Ito po yung sinag, no? Samahan ng industriya ng agrikultura, no? Mga magsasaka, huwag isakripisyo sa 20 pesos per kilong bigas. Yan po yung report sa Abante Tonight News. Ayun po yung sinabi ng sinag. Suportado ng samang industriya ng agrikultura ang pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo, ngunit datapuat kinakailangan umanong i-subsidize ng pamahalaan para hindi naman bumagsak ang farm gate price nito na ikalulugi ng mga magsasaka. Ay abay, may punto rin naman po. So tulungan. No, magtulungan tayo para po ma-achieve ng gobyerno yung 20 pesos, tulungan din nila yung mga magsasaka na maibenta ng hindi naman malulugi sa farm gate. Tama, mali, di ba? Kasi kung naiisip po ng Pangulo na ito ay 20, ano yung magiging farm gate niyan? No? Halimbawa, anihan na, nandun na yung bigas, magkano ang farm gate price niyan per kilo? O sa isang kaban, 50 kilos, magkano? Magkano yung principal doon, yung ginastos ng magsasaka sa isang kaban na bigas, magkano ginastos niya? O, para maibenta po yan sa merkado ng 20 pesos na hindi rin malulugi yung trader. Di po ba? Ang sabi nga ng Pangulo, dapat yung farmer, diretso na yan sa market eh. Doon nyo na po ibenta sa mga nagbibenta ng mga bigas. Wala na yung middleman, ikat nyo na. Kasi sa middleman, doon lalong nagkakagulo ang presyo pagdating sa consumers. Kasi trader, ha? Middleman, bibili sa farmers. Yung farmers, kukita lang ng 10 piso. Okay, binili ng 30. So, kumita ng 10. Pagdating dito sa trader, siyempre, papatungan niya yan. Yung ginastos niyang 30, ibebenta niya dun sa magbebenta sa market, sa mga grocery chain or whatever, ng 50. So, binili doon ng 50.
So kumita ng 20 yung trader. Pagdating sa ano niya, syempre ma-mark up 'yan. 50 ko binili, o magkano mabebenta per kilo? Eh di 60. Tutubuan ko ng 10 piso. Alam pala ibenta ko ng mas mababa doon sa pagkakabili ko. Kailan pala ibenta ko ng 20? Eh di talo ako ng 30. Nakuha niyo po? Oh, correct me if I'm wrong kung mali po yung analysis ko, no? Ayon kay Sinag Executive Director Jason Kainglet, posibleng may baba ang presyo ng bigas sa 20 per kilo kung ang pamahalaan ang sasagot ng bahagi nito tulad ng ginagawa sa mga Kadiwa stores kung saan 25 per kilo ang bentahan ng bigas. Eh, pwede naman po, tulungan naman po. No, sabi nyo, President, wag naman po puro Kadiwa. Bigyan din po natin ng pagkakataon yung mga MSMEs, no? Yung mga natao dyan sa palengke, sa merkado, o dyan sa mga grocery stores, di ba? Kung isa-subsidize ang presyo ng bigas, hindi umano dapat bumagsak ang farm gate price nito para hindi naman malugi ang mga magsasaka. Kaya nga po, at subsidized rates for the benefit of consumers, rise at 20 pesos per kilo is possible. And we welcome that if magiging government policy ang pagsasubsidize ng retail prices ng bigas, but not at the expense of depressing farm gate prices. Sa akin pong opinion, mga kabababayan, Mr. Kainglet, alang po yan ng Pangulo. Hindi naman niya siguro babalaurain ang mga magsasaka. Eh, mahal niya nga po yan. Tinitingnan din nila yung welfare ng magsasaka na hindi po sila malulugi at kalaunan mag-give up ng magsaka. No way. Ano, gagaguhin ng Pangulo, puro na lang kadiwa-kadiwa, tapos kawawa naman yung magsasaka, mag-i-import na lang ba palagi? Ayun nga ang inaano natin eh. Ayan na nga po ang sabi ng Pangulo eh. Pag marami tayong produksyon, no, for what? Tutulungan yung mga agricultural sector at yung mga fisheries. Pag marami na yung produksyon na sa cold storage yan, we don't need to import. Baka tayo pang mag-export, di po ba? Sa ngayon, nasa 22 per kilo ang farm gate price, kaya ang retail price ng bigas ay nasa 42 hanggang 46 per kilo. Correct. Kasi 22 binili ng trader. O, dinagdagan niya ng, binenta niya ng 32. O, tapos yung bumili, bebenta niya sa pwesto niya, dagdagan ko ng 10. O, di naging 42, tama ako. Diba? Sabi ni Kainglet, tumaas na ang gastos para sa produksyon ng bigas na nasa 2 piso hanggang 3 piso per kilo dahil nagtaas ang presyo ng mga abono, petrolyo, at ipapanggamit sa pagtatanim ng palay. Correct naman po. So, hindi naman po natin binabatiko si Mr. Kainglet kasi may punto rin naman po siya. Siguro, they are just looking for the welfare of the farmers. Pero sana, totoo po sana. Huwag po tayong yung i-blown out of proportion. Di po ba? So kung genuine o genuine yung pagkikare natin sa ating mga magsasaka at mangingisda, eh, doon po ako. Pero pag yung parang palabas lang yan, pamplastikan lang, bahala na po ang Pangulong Bongbong Marcos and the people surrounding him na mga bright, ika nga ni Mayora, BP Sara, kaya kayong mga bright dyan, tumulong na lang kayo sa gobyerno. Dinagdag ko na lang po yung huling-huli. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and then do not forget to like and share our videos para po mapanood ng ating iba pang mga kababayan at ma-recommend po ni YouTube. Okay? I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.